Nagbabalik ang BTV Balita Ngayon. Suportado ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tungkol sa paghahain ng legal na hakbang laban sa mga taga-Chinese embassy na nagpapakalat umano ng maling impormasyon. Kaugnay ito sa umano'y recorded na mga pag-uusap sa pagitan ng isang Pilipinong general at isang Chinese diplomat tungkol sa new model agreement na may kinalaman sa West Philippine Sea. Ayon kay Anyo, dapat ay may katapat na parusa ang pagsisiwalat ng disinformation. Dagdag niya, dapat ding paalisin na agad sa bansa ang mga nasa likod nito, lalo't paglabag ito sa batas ng Pilipinas at Vienna Convention on Diplomatic Relations. Naniniwala ang Office of the Solicitor General na hindi lang basta environmental case ang kasong dapat isampa ng Pilipinas laban sa China sa gitna ng mainit na issue sa West Philippine Sea. Bagamat hindi idinetalye ni Solicitor General Menardo Guevara kung ano-anong kaso ang pwedeng ihain sa China, tingin niya higit pa sa isyu ng kalikasan ang dapat maging legal na aksyon ng Pilipinas. Sa ngayon naman, wala pang direktiba sa kanila si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para magsagawa ng legal na aksyon ng bansa, pero handa silang magbigay ng rekomendasyon na daraan sa National Maritime Council. Matatandaan na kamakailan ay inanunsyo ng Department of Justice na bumubuo sila ng environmental case na isasampa laban sa China dahil sa pagkasira ng coral sa West Philippine Sea. Sinabi ni Remulla noong nakaraang taon na plano itong isampa ng DOJ sa Arbitral Tribunal o sa Permanent Court of Arbitration. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!